Praise the Lord, and a blessed day po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin ang worship. Worship means to honor or show reverence for a divine being or supernatural power. Worship also means to regard with great or extravagant respect, honor, or devotion. Sa Christianity, worship is defined as the act of attributing reverent honor and homage to God. Sa New Testament, iba't ibang salita po ang ginamit sa salitang worship. Ang isa po ay proskuneo, to worship, which means to bow down to God. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of John, chapter 4, verses 23 and 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang greatest purpose po kung bakit nilikha ng Diyos ang tao ay para sambahin ang tunay at nag-iisang Diyos na lumikha sa atin ng ayon sa kanyang image at likeness. Subalit, nang magkasala po sina Eva at Adan, naging corrupt ang puso ng tao. Dahil po dito, nagkaroon ng matinding pagnanasa ang tao sa ibang bagay na pupuno sa kanyang puso na dapat sana ay para sa Diyos lamang. Ito po ang nagtulak sa tao na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, practice occultism, and basically directly or indirectly ay naglilingkod na sila sa Diablo na sobrang desperado naman at labis na nananabik sa pagsamba ng tao. Makikita po natin sa Bible na mga Israelita ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na actually talagang labag na labag sa kautusan ng Diyos. Basahin po natin na nakasulat sa Book of Deuteronomy, chapter 5, verses 7 to 9. Ang Diyos po nagsasalita dito, pakinggan po natin. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Worship po ang pangunahing purpose ng church ng Diyos. Nakasulat po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Dahil po dito, God demands true worship from His people. Pag sinasamba po natin ng Diyos ng buong puso bilang kanyang mga anak, idinideklare natin sa buong mundo na siya lamang ang tanging pinagkakatiwalaan at inaasahan natin. Dahil alam natin na kung hiwalay tayo sa kanya, wala po tayo at wala tayong magagawa. Ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa puso ng isang believer. For us, we recognize His greatness in our lives. Nagbibigay po ito ng peace that passes all understanding. Nagbibigay po ito ng rest. Nagbibigay po ito ng joy unspeakable na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ang ating tunay na pagsamba ay nagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating Ama. At ang resulta po nito ay nararanasan natin ang pagkilos niya sa ating buhay. Ito po yung pinaka-ultimate intimate na karanasan na higit sa pangunawa ng tao. Because to truly worship the Father, kailangang ma-crucify ang flesh. You see, our flesh cannot genuinely worship God. It is only through the Spirit that we can worship Him in the beauty of His holiness. Sa Psalm chapter 29 verse 2b nakasulat po, worship the Lord in the splendor of His holiness. Binabago po ng worship ang ating buhay pag naglalaan tayo ng panahon na makasama at makaniig ang Diyos. Hanggang sa ito'y ating maging lifestyle. Madali po itong mapapansin ng mga taong nakapaligid sa iyo dahil madalas kanilang naririnig na nagpapasalamat sa Diyos maging sa mga panahon ng pagsubok at matinding problema. Bawat mananampalataya ay dapat mayroong heart and life of worship and thanksgiving. You see, if angels in heaven continuously worship God, how much more tayo na nilikha for the sole purpose of worship?
Having a heart of worship is about living a holy life that is set apart for God alone. Diyos lamang ang karapat-dapat natin sambahin. Of course, okay lang na purihin ang tao for his good works and to give honor to whom honor is due. Ngunit sa mga believers, worship belongs to God and Him alone. We are to worship the Creator and not the creation. The devil knows the power of worship in the life of a believer. Ito po ang dahilan kung bakit inaatake niya araw at gabi ang mga mananampalataya upang wasakin niya ang relasyon natin sa Ama at sa ating Panginoong Jesus. Satan desperately seeks the praise and worship of man. At mababasa po natin sa Bible ang ginawa niya mula pa noong creation. Hanggang ngayon, maangkin niya lang ang worship ng tao. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay may kapangyarihan na magbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. You see, the deeper you worship, the greater the change in your life. Kapatid, kaibigan, maglaan ka ng quality time sa presence ng Diyos. Don't ask for anything you want or need. Just worship Him and expect the Holy Spirit to take over. Surrender everything to Him until you feel the overwhelming peace and joy. Maging sa mga church services, mararanasan mo ang presence at pagkilos ng Diyos sa praise and worship celebration. Ang bawat isa nawa sa atin ay magkaroon ng desire na sambahin ng Diyos ng totohanan nang ma-experience po natin ang Kanyang presensya at ang mga himala sa ating buhay. As we genuinely worship the Lord, we become sensitive to the move of the Holy Spirit, thereby allowing Him to minister and touch the lives of the people attending our weekly praise and worship celebration. Papasok din po dito yung napakalagang role ng worship ministry. You see, bumababa ang presence ng Diyos during times of praise and worship. Yung tunay ha, na praise and worship. The Bible says in Psalm chapter 22 verse 3, that God inhabits the praises of His people. Now, if you are a member of the worship team and you want to be a part of God's supernatural move, then have this deep desire to have a heart of worship, a heart that follows hard after God, and He will give it to you. Now, once you have it, get ready for the miraculous. True worship also has the power to bring about victory in a believer's life. Tagumpay laban sa atake at tanikala ng kaaway. Tagumpay laban sa kasalanan. Mababasa po natin sa 2 Chronicles chapter 20 ang pagkilos ng Diyos pabor sa kanyang bayan pag siya'y kanilang sinamba ng totohanan. Alam po ni Haring Jehoshaphat at ng bayan po ng Juda na hindi sila mananalo sa kanilang kalaban kung hindi sila sasamahan ng Diyos. So, humingi po ng tulong ang hari sa Diyos at siya'y sinagot at binigyan ng instructions upang matiyak ang kanilang tagumpay. Nagpasalamat si Jehoshaphat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsamba kasama ang mga Hudyo. God honored their praise and worship and gave the victory over their enemies. Yan po ang magagawa ng tunay na pagsamba. Kapatid, kaibigan, gaano man katindi o kabigat ang kinakaharap mong mga pagsubok ngayon, bow down and cry out before the Lord and worship Him. I encourage you today to worship the Lord with all your heart because He is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Sa araw pong ito, siyasatin mo ang iyong puso. Are you really worshiping the Lord like you are supposed to? Meaning in spirit and in truth? Pag ang sagot mo ay hindi o hindi ka sure, then humingi ka ng tawad sa Diyos at mag-decide ka na maglaan ng quality time sa Kanyang presence. Magpasalamat ka sa Kanya. Purihin mo ang Kanyang pangalan and just worship Him in the splendor of His holiness. Then, let God take you to a deeper level in your walk with Christ. Kapatid, kaibigan, at mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, tandaan po natin itong mabuti. Having a heart of worship will surely transform your life. Let us pray. Dearest God and Heavenly Father,
We thank you for teaching us through your Holy Spirit the importance of having a heart of worship. A heart that will worship you in the spirit and in truth. Father God, give us a heart that continues to long for you. A heart that follows hard after you. A heart that focuses only on you. Search and cleanse our hearts, O Lord, and take away anything that will hinder us from worshiping you. We surrender our hearts to you, my Lord. Reign in our lives. We adore you. We love you, Father God, and we give you all the glory, all the honor, and all the praise as we worship you in the spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. Stay healthy. Stay fit. And finally, be strong in the Lord and in the power of his might. Glory to God.